Hi guys, it's me Pauline and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, mag-unbox po tayo ng Oppo A53 na CP. At syempre, kaya lang naman ako nakapag-unbox sa si regalo sa akin sa Pasko. Syempre, maagang pamasko sa akin ni Mami. At syempre, thank you, thank you. At ngayon, i-unbox na natin, kaya umpisahan na natin. Ngayon, binili namin to dyan lang sa may SM San Mateo, malapit sa amin. Pero, available naman siya kahit sa ang SM. Flashback. Flashback. Ganyan yung itsura ng eco bag niya na may tatak siyang Oppo dito sa may baba. Baliktaran siya. At kuhan nyo, ito yung itsura ng box niya. Yan. Makikita nyo pa lang, meron siyang nakalagay na Oppo A53. At sa likod niya, meron dyan yung makikita yung mga specification netong Oppo A53. At ngayon, sasabihin ko sa inyo. Ito, sa may likod niya, nakalagay yung 90Hz Neo display niya. Para sa akin, okay na yon. At dito naman, sa may front camera niya, meron siyang 16 megapixel. At yung 18 watts niya is fast charge. Oh. Kung ako, pero sa akin kasi, mura lang naman to, kaya hindi na kayo mag-expect ng mas malaking megapixel niya. Kagaya ng 48 megapixel. Ito, 16 megapixel lang siya sa may front camera niya. At yung fast charger na siya, kasi yung charger na original niya ay mabilis lang siya mag-charge. At dito naman, 5,000 milliampere battery. Hindi siya mabilis malobat. Kaya, pwede na yun sa akin. At ngayon, bubuksan na natin siya para malaman natin kung gaano ba kaganda yung Oppo A53. Yan. Yan. At pagka tanggal nyo neto, meron kayong makikita na tatak mo naman ng Oppo dito sa gilid at sa may harap. At ngayon, bubuksan na natin siya. Yan. At pagkabukas ko ay nakabalot siya netong plastic. Syempre para protection natin at mukhang bago. As in bago talaga siya. Hindi ko pa siya nagagamit. I-unbox ko muna siya sa inyo para malaman niyo din kung ano yung gusto niyong biling cellphone. Ayan. Ayan yung una niya. At eton, sa may likod ng box niya, meron na siyang nakalagay na mga specification niya. At dito din sa balot, meron din siyang nakalagay. Ayan. At nasabi ko na yun sa inyo. At ngayon, bubuksan na natin siya. At yung binili kong kulay, meron siyang dalawang kulay. At ang binili ko ay electric black. Ayan. Ayan, nakikita nyo yung binibidyo kong camera. Ayan siya. At meron siyang AAA camera. At yung main niya, meron siyang 13MP. At yung macro niya ay meron 2MP. At yung depth niya ay 2MP. At hindi naman siya gaanong kabigat. Ito yung itsura niya sa likod. Meron siyang AAA camera, ayan. At meron siyang fingerprint, yung pang-lock password niya, ayan. At meron siya dito sa baba na tatak ng Oppo. At hindi siya mabigat dahil ang gram niya lang is 186 grams. At yung thickness naman niya is 8.4 millimeter. Kaya hindi na din siya masyadong makapal, ganyan lang siya kanipes. Yan. Ganyan lang din siya kalapad. Kaya para sa akin, affordable na siya. At isasabihin ko sa inyo yung presyo, kaya keep watching. At ayan. At
yung charging time naman niya at aabot siya ng 2 to 3 hours. At syempre, depende pa rin yan sa paggamit nyo. Kung as in tuloy-tuloy kayo sa paggamit, buong araw, syempre, mag-expect na kayo na malulobat siya. At yung 3 hours of draining niya, at meron siyang 1 hour para sa Facebook, 1 hour para sa YouTube, at 1 hour para sa Wild Rift. At meron siyang 100% to 68% is equal to 32% of for 3 hours of using. Kaya para sa akin, affordable na siya at kaya malalaman niyo yung presyo. As in, magugulat kayo na mura talaga siya. At as in, para sa akin, okay na to sa akin at sakto lang to sa pag naipaliwanag ko na sa inyo yung specification netong cellphone na to at yung battery niya kung gaano siya katagal. At syempre, ipapakita ko din sa inyo yung laman ng box pagkatapos nyo kuhanin yung cellphone. Ayan siya. Sa may loob, meron na siyang libreng charger syempre at yung charger niya iba siya sa Android. Yan. Iba siya sa Android na gaya nung charger nung una kong cellphone yan. Iba siya. At malaki yung adapter niya. Mas malawak lang siya dito. Ayun yung charger niya. At syempre, libre pa siya. Yung freebie niya ay memory card. Yung memory card nito ay nalagay ko na siya sa cellphone ko. At eto namang memory card na isa ay para naman siya sa laptop. Pwede din siya sa laptop, pwede din siya sa cellphone. Pwede niyo siyang isalpak doon. So, syempre, akin, pwede ko na siyang iano sa laptop ko. Kaya pwede na. Yun lang. At meron pala dito sa may loob pa din ng box. Meron siyang libre din na earphone. Yan. Ganyan yung itsura niya bago niya siya buksan. At syempre, bubuksan ko siya para sa inyo. Ayan. Tatanggalin natin siya dito para mas papakita ko sa inyo ng maayos. Nakaipot siya. Ayan. Pagkatanggal niyo ng earphone dun sa pinaglalagyan niya, meron siyang mic syempre. Ayan. Ayaw niya mag-focus. Basta ito, yung pang-volume niya. At ito naman, yung kapag hihinaan niyo, yung volume niya. At dito naman, yung maganda yung pagka-earphone niya. Kasi as in, ano lang siya kung saan yung, kunyari, dito para lang sa kaliwa. Ito, para lang talaga sa kaliwa niyong tenga. At ito naman, para din sa kanan niyong tenga. At yan. As para sa akin, nagamit ko siya ng isang beses at malakas yung impact niya sa tenga ko. As in, malakas siya. As in, pag binolume niya siya, pag higher volume niya siya, 100, ay di niyo maririnig talaga yung nasa paligid niyo. Yan. Kasi maganda na siya kasi sa ibang earphone niya, as in, parang bilog lang siya at wala siyang ganito para isalpak sa tenga niyo. At yan. Yung ito naman, yung pang connect nyo sa cellphone nyo. At yun lang na, syempre, hindi mawawala yung libre niyang jelly case. Ayan. As in, sakto na siya. As in, pang Oppo A53 na siya. Yun talaga yung maganda sa cellphone. May libre na siyang case. Kahit na wala ka pang pambili na case, meron na siyang libreng jelly case. At yan, ilalagay natin siya. At syempre, kailangan nyo na bumili ng tempered niya para as in full protection na siya sa cellphone niyo. Meron na naman. Ayan. Ayan yung jelly case na. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Yung jelly key, yung ano niya, yung sa screen protection niya, meron na siyang nakalagay na screen protection pero hindi talaga siya yung katulad na sa tempered glass niya. At eto, yung binili namin tempered glass ay as in full na siya. Full tempered glass na siya. Medyo pricey lang siya, pero worth it. Ito, yung pagkakabili niyo. Para kung sakaling malaglag man siya sa sahig, kahit na nagbasag siya, hindi apektado yung LED niyo. Yung LED dito sa may harapan.
Siyempre, hindi ko malilimutan na sabihin sa inyo yung presyo as in magugulat kayo sa sobrang mura nito. Kasi sobrang worth it na siya at para sa akin okay na siya at okay na rin sa budget nyo. At yung presyo niya ay 8,995. At tabili namin siya sa dyan lang naman sa may SM San Mateo. Para sa akin, mura na siya, worth it na siya, affordable na siya para sa akin. At syempre, kung gusto niyo makabili ng ganito at nagustuhan niyo yung mga specification niya, mag-ipon kayo para mura kasi mura lang naman talaga siya. Mag-ipon niyo, mag-ipon kayo para makabili kayo ng ganitong cellphone. At syempre, sasampulan ko kayo ng mga pictures para mas malaman niyo kung malinaw ba siya o malabo. At ito naman yung mga picture para sa mga front camera niya. At ito naman yung picture para sa back camera niya. Ayan. Ito naman guys, at I hope you like and enjoy this video. At kung na-enjoy niyo to at nagustuhan niyo tong video na ito, ay please leave me a thumbs up. At comment down below kung may mga suggestion kayo at syempre mga reaction niyo na din sa cellphone na ito.